kabayan, welcome to my vlog. So for today's video mga kabayan ay sasagutin ko yung isa sa mga tanong ng ating mga kababayan na kung saan nagtatanong po siya kung ano daw ba ang mas maganda. Yung pumasok siya na isang cleaner sa isang cleaning company or yung mag-stay in na lang siya na kasambahay dito sa UAE. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay please don't forget to like, subscribe at pindutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. So ayun na nga mga kababayan, no? Kung ako po ang tatanungin ninyo at papipiliin nyo kung ano ba ang mas maganda, yung pumasok ka na isang cleaner sa isang cleaning company or yung pumasok ang isang kasambahay at stay in, live in sa iyong mga employer. Ang pipiliin ko po mga kabayan ay yung mag-stay in na lang or live in. Bakit ko nga ba napili ang stay in or live in? Kasi po mga kabayan, kapag stay in ka, live in ka, andyan na po yung iisa lang yung magiging employer mo, iisa lang po yung pamilyang aalagaan mo, iisang pamilya lang po yung pakikisamahan ninyo. Pangalawa po is yung iisang bahay lang po yung lilinisan nyo araw-araw at swerte nyo pa kung yung amo nyo ay hindi maselan at hindi nagpapalinis araw-araw katulad ko. Pangatlo, kung day off lang at freedom lang din po ang hinahanap ninyo, meron din po sa live-in. Depende na din po yan sa mga employer ninyo. Pang-apat is yung sahod nyo po, buo nyo pong makukuha yun. Hindi po kayo magastos kapag live-in, stay-in kayo. Kasi nga po, libre po lahat. Pagkain, yung mga gamit nyo, personal list nyo, shampoo, toothpaste, ganun ay binibigay po ng mga amo. Pang-lima is yung komportable ka sa tinitirhan mo or yung tinutulugan mo araw-araw. Na pang-anim is hindi ka nagmamadali, naghahabol ng oras kasi alam mo na mismo na yung pagising mo ay andito lang yung trabaho mo, hindi mo na kailangan bumiyahe pa ng napakalayo para makarating doon sa kliyente mo or doon sa workplace mo. Yun po ang kinagandahan ng stay-in at live-in kapag ikaw ay isang kasambahay dito sa UAE kumpara po sa cleaners. So ngayon sabihin ko sa inyo kung bakit mahirap at hindi ganun kaganda ang pumasok na isang cleaner sa isang cleaning company. Base po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan natin na nagpa-part-time dito sa amo ko ay lagi po silang nagre-reklamo na sobra-sobra daw sila, overtime lagi, sobra yung pagod nila. Biruin nyo po, sa isang araw, iba't ibang bahay po yung nililinisan nila, iba't ibang opisina yung nililinisan nila, at iba't ibang oras po yung binubuk sa kanila ng mga kliyente. Minsan po umabot ng 3 to 4 hours. So, biruin nyo po kung ang mga kliyente mo sa isang araw is tatlo or apat, ay tapos take for 4 hours pa yun, di ba? Ang haba, tas straight ka magtatrabaho, wala kang break time. Depende na lang kung yung mga kliyente mo o yung kliyente mo ay may puso na hahayaan ka muna mag-break time na or kumain ka muna bago mo tapusin yung trabaho mo. So, ganun po kahirap magtrabaho sa isang cleaning company kapag ikaw ay cleaners. Hindi ganun kadali. Talagang mapapagod ka araw-araw. So, kaya ko nasabi na mas maganda sa stay-in kasi para sa akin, hindi ganun ka bigat yung trabaho ko o yung trabaho ng kapag ikaw ay stay-in kasi alam mo na iisa lang yung pagsisilbihan mo o iisang pamilya lang pagsisilbihan mo, iisang bahay lang talaga yung lilinisan mo araw-araw. So, yun po mga kabayan ang sagot ko sa tanong ni kabayan na kung saan nga nagtatanong siya sa akin kung ano nga ba ang mas maganda. So, para sa akin ay mas maganda po na mag-stay in ka na lang, less gastos, you know, less tukso. So, makakaipon ka pa. So, ayun po mga kabayan at sana nasagot ko yung tanong mo ng tama at niliwanagan ka. Maraming salamat po at sana po patuloy niyo pa rin po akong suportahan at lagi niyo pong panoorin yung aking mga video at sana huwag niyo pang i-skip yung ads. So maraming salamat po at lagi po kayo mag-iingat. Stay safe. God bless us all. Bye!